tayong pasweldo, Etel Guba binanatan si Mocha. Pinatamaan ni Etel Guba versus Workers Welfare Administration o OWA Deputy Administrator na si Mocha Uson matapos sa banata ng Senado dahil sa umani pagliban ng sesyo para matalakay ang issue ng ABS-CBN franchise renewal. Sa tweet ni Mocha, kanyang sinabi na nagsasayang umano ng pera ng bayan ang mga senador para may pagtanggol na mga obligards na patungkol sa may-ari at pamunuan ng ABS-CBN 2. Ano pa, wala naman umanong kwentang nasabing hearing at sumisipsip labang ang mga senador sa mga oligarchs. Oh. Una ng kilalang senador na Grace Poe na maring dinggin sa Senado ang issue ng isang bill kahit hindi pa ito natatalakay sa Kongreso. Basta't hindi pa sila maglalabas ang committee report ukol dito. Nakabot naman kay Etel Guba ang tweet ni Uson at dito na pinaringgan ang dating sexy dancer. Sad ni Etel, mas malaki umano ang naaksay ang pera ng bayan sa pagpapaswedo kay Mocha na pinagtatagol ng mga politiko kahit na hindi yun ang job description ng huli. Ibinalik pa ni Etel ang balit na sip-sip kay Mocha. Ayun! Meron pang... Oh, pero alam mo, ang Senado naman si sa pangunguna siyempre ng Senadora Grace po. Oh. Na so, nandun tayo nung nandun kami dalawa ni Kuya Romel nung hearing, di ba? Oo. Oo. Lagi naman niya sinasabi na in aid of legislation, di ba? Legislation. Hindi naman sa pinangungunahan nila yung Kongreso, di ba? Yes. Kumbaga eh para lang ano maliwanagan sa iba't ibang issue nga, di ba? Kasi yun ang ano parang sumisipsip, sabi nga ni Mocha. Parang sumisipsip daw at parang naging drama serye daw itong ano, itong sa Senate. Oo. Kaya lang kasi, di ba, kung napanood nyo, yung mga nakapanood, di ba, halos lahat ng mga senador pumabor din sa renewal. Dahil narinig nila. Naliwanagan. Magaling si President Katigbak, of diba, yung pangulo ng ABS-CBN. Ang bagong crush ng bayan. Kasi ang gwapo-gwapo niya, in fairness, di ba? At number one siya sa Twitter, di ba? Trending siya, di ba? O, alam mo, laging nagkakabanatan talaga yan si Etel Guba at saka si ano ha? Si Mocha. At hindi rin talaga papatalo itong si Etel, no? Yeah. Oo, yun o. Si Mocha naman, kino-question siya dahil daw yung ginagawa niya. Sayang din naman kasi ang dami niya sinasabi. 150,000 pala ang kanyang sweldo. Yes. Oo, 150,000. A month, diba? Oo, a month. Pero hindi, siyempre a month. Nung hindi pa sa dyan, sa OWA, milyon ang kinikita niya. Alam niyo ba yun? Correct. Yung dati, pero yun nga, ang sabi na puro petyos naman din itong binibigay na balita ni Mocha, hindi lang siya mag-concentrate doon sa pagiging ano? Sa pagiging chair. USEC siya, USEC. Oo, undersecretary siya, di ba? Oo. Kumbaga cabinet member. Oo, cabinet member talaga siya. Oo. Yes. At di siya naaalis diyan, ha. Oo. Siyempre kasi nga ang maganda nga lang dito, di ba? Lahat ng mga sumuporta kay Digong sa ating pangulo, binigyan niya halos lahat ng trabaho, di ba? Oo. Kaya sip-sip na kayo kay Digong ulit, no? Parang katatay ng work joke. Oo. Yes. Oo, ayan. Deserve naman sila sa tabang bigay sa kalilindigong. Mm. Oo, pero pagbutihin na lang nila. Oo, pagbutihin tsaka na iwasan na lang yung banat ng banat, di ba? Yes, gawin na lang yung trabaho.